I'm Ranger, sa totoo lang nakalimutan ko na magbigay ng video about dito sa aloe vera. And ito yung aloe vera na yun. Ito yung giant variety. Variety talaga. Imported variety, Rangers. And yung nag-sweet na yan ng 8 piraso na ibigay ko na. And may mga suwi siya ulit dyan sa baba. Ayan yung mga bagong suwi. Tapos na. May mga nanghingi na rin. And nagsuswi pa rin siya, Rangers, continuously. Ngayon, Rangers, nakita yung mga ato. And naisip ko ngayon umaga maglipat ng suwi. Ito yung dahon niya, Rangers. Malaki talaga. As in, yan yung mahaba. Mahaba yung mga dahon niya. Ito malalaki yung mga dahon ko. At syempre po yung gagawin natin, magre-ready tayo ng mga taniman. At ito ba yung gagamitin ko? Ano siya tawag doon? Cup noodles. Noodles? Cup noodles. Ganun niya. Ayun, yung pinakalalagay ng cup noodle ay ito sa yetito. Mga recycled materials, Bangers. Sa ngayon, ito muna gagamitin ko. Ayan. And tatlo muna yung available na lalagyan ko. Ang mahalaga lang po sa mga sa aloe vera, sa gusto magtanim ng aloe vera, kailangan lang po yung paso yung taniman nila ay hindi ganun kalaki. Kasi desert plant sila. Tapos napansin ko kasi sa mga aloe vera, pag yung tinaniman mo sa kanila ay masyadong malalim o masyadong malaki, hindi sila ganun ka nagiging okay yung tubo. And the same time, imbis na lumapad yung dahon, humahaba yung mga dahon. Meron ako ditong mga variety na malalaking aloe vera na mahaba yung itsura niya. Papakita ko sa inyo. Ito yung sasabi ko, Benders, na aloe vera na which is the giant variety din. Tingnan nyo nangyari. Diba ang haba ng dahon niya? Para siyang ordinaryong aloe vera. But this one, guys, is a giant aloe vera. And naungusan siya ng suwi ng aloe vera ko na yon, yung malaki doon, na nakafocus na rin sa paglapad ng dahon. Ito, ang matanda na to, Benders, taon na rin yung edad na ito. Siguro mga 1 year na to, or more than 1 year. Pero ganito lang itsura niya. Pero giant variety siya, Benders, kasi makikita mo sa giant variety, yung pinaka-featured niya ay ganyan. Ang rep lang mag-ano ngayon kasi walang liwanag. Pero ito, Benders, makita ko kasi yung giant aloe vera, tinan mo yung tubo niya. Ganyan, tapos yung featured niya, ganyan. Parang may nabubuo talaga na ganito, yung part na to. Iba talaga, tapos pahaba. Tapos meron nga siyang parang pulbus-pulbus sa part na yon. Basta, Benders, kahit na maliliit siya, alam mo talaga yung variety niya na giant. Kasi ang haba ng dahon, guys, as in, oh, manipis lang siya, pero nakita nyo naman ang haba ng dahon. Maglipat muna ako ng tatlong suwi ng aloe vera, Benders, para maging okay. And sabi ko nga, kailangan medyo malalim, mababaw lang yung lupa, ay yung taniman, para sakop na sakop ng aloe vera yung pinaka space, and even yung ibang halaman mas okay pag fit sa kanila yung pinaka paso, hindi masyadong malaki kasi parang pangit sa halaman yung nakahang, parang ayaw nila yung parang ayaw nila na yung ugat nila nakahang sa isang lalagyan. Pag mga potted plants, mas gusto nila yung sakop na sakop yung pinaka buong lupa, or at least mababaw lang. Hindi ko alam sa kanila ba't ganun sila kaarte pag nasa pag potted plants sila. Medyo kailangan mo talagang ibigay yung required nila o yung mas gusto nila na set up, Behinders. And hindi yan yung ililipat ko, bali matagal yun dyan. Baka malapit na magsuwi yung Behinders. And ito yung mga sambong, kalbo na sila ngayon, nakalbo na, Behinders. And proceed na tayo dun sa aloe vera, maglilipat tayo ng suwi. Kahit na medyo hindi ganun kainit ngayon, pero hoping na mag-init kasi yung aloe vera, Behinders, mga cactus plants ay bawal ilipat pag maulan, ganun, kasi mamamatay silang, Behinders. Hindi yun pwede, hindi yun the best. Ayun, Behinders, yung isang tips pag naglilipat kayo ng mga aloe vera, dapat during summertime, kasi mamamatay sila. Mostly nangyari doon ay natutunaw sa ulan, ganun, kasi cactus plant sila, parang hindi kaya ng katawan nila na i-resist o tawag doon, tanggihan yung tubig. So pag may sugat sila, i-absorb ng katawan nila yun, or the same, or pwedeng mabagal yung paggaling ng mga ugat nila, Benders, pag maulan. Pero pag mainit, mas mabilis, Benders. And ganyan, naka-ready natin, Benders.
Sakto naman, Vendors, nakaraan may nanghi sa inyo ng update sa aloe vera. Piling ko ang tagal ko na hindi nakagawa ng video about aloe vera. Naisip ko ngayong araw gumawa. Kahit na tinan yung ulap, guys. Maganda siya pero parang ulan. Pero let's do this. And ito muna ililipat natin, malalaki, medyo malalaki. Meron akong gotokola dito and this one is dragon fruits na yung bunga ay red. Pwede naman hugutin yung aloe vera nyo. Oh, easy lang naman sila hugutin, Binders. And nakaraan nga nagbigay ako kay Sir Elmer. Ay, Sir Edgar ba? Si Sir Edgar pala yun, sorry. Ng aloe vera. Piling ko masyado nang malaki yun para sa paso. Tingnan natin yung medyo mas maliit, Binders. Ito. Yan. Ito. Yan. Yan. And finally, yung ate ko kasi yung asawa ng kapatid ko ay nanghi din ng aloe vera. And yung ate ko rin, mismo yung ate ko, yung kapatid ko nanghi din ng aloe vera para sa bahay niya. Ang naging issue ko lang, Binders, Avengers, and continue na tayo. Para dito sa medyo malaking aloe vera, dito natin siya ilalagay. And Binders, tapos na tayo dito. Nakapaglipat na tayo ng tatlo and itatabi ko to. Meron pang mga suwi to eh. Siguro yung naging suwi na ito ay nasa 15 peraso na lahat, Binders. In just 1 year, kaya niyang magsuwi ng 15 peraso. Ito yung may mga suwi pa siyang iba, Binders, ay maliliit. Ito yung medyo malaki. Maghanap ako ng mapaglilipatan yan, yung medyo malaki din. Tapos dito muna natin sila ilagay. Diyan. Balik ko muna sa ito, Binders, and pag nag
sumugat na siguro itong mga to, ililipat ko na sa panibagong lugar. And vendors, konti, ayun na yung mga suwi niya and ililipat ko rin yung vendors. Tingnan ko lang yung ibang side kasi natambakan na vendors yung ibang ano. Ito kasi nung may liga ako gumamit. Vendors, kilala niyo naman ako na mahilig gumamit ng mga ganito, recycled materials. And yung gamit nito ay pang tag, pang date na mga halaman. Ito yung mga to, survive pa rin hanggang ngayon. Buhay pa rin, refatted and planted nakalagay. And vendors nakalagay, oh. Planted April 30, 2019. Mahilig ako sa ganito vendors. Kumbaga, tinatandaan ko yung mga halaman. Ganun. And may bote dito. Naglagay ako ng bote last time. Paano na para tanggalin? Sorry, naglagay ako ng bote last time vendors. Ayan. Kasi nga, pang suporta sa pinaka tubo ng aloe vera. Hindi ko pala vendors na kwento sa inyo na yung aloe vera na to ay muntik nang mamatay dahil nag-harvest kami noon ng tag-ulan. Tapos nagsimulang matunaw yung part na pinagputulan ko tulad nito. Yan. Yung ito vendors ay hilom. Yung nangyari last a month ago na rin yun eh. Na inabot ng pagkatunaw, parang nagrating yung pinakadahon, nagsimula siyang mabulok hanggang umabot sa pinakadoon. Tapos ginawa ko noon sobrang parang sabi ko na baka mamatay na siya, pero ginawa ko, pinutol ko behind yung pinakababa. Dati nasa gitna to banday aloe vera, ngayon nasa gilid siya kasi yung pinakaugat niya ay naka-slide, hindi siya straight kasi dahil sa pagkakatubo na rin and pagsunod sa liwanag ng araw, nag-iba ng direction yung pinakaugat niya. And sa mga part 9, walang tumubo na suwi. Ayun, walang tumubo na suwi vendors, and napakagulo ng parte na to kasi ang dami nakatrim dito na mga desert plants. Siguro yung mga drought tolerant plants tulad nitong snake plants na hindi variegated. Green lang siya. Itong dragon fruits na mahilig din. Hindi rin mahilig sa tubig. And yung ating aloe vera. And plano ko ilipat pa ibang suwi. Meron pa ditong isang cup. Pwede to vendors para dito sa isa na to. May isa pa dito ito. Ililipat ko rin yung vendors ngayon. Kasi nakaraan nga may nanghi sa inyo ng update about sa aloe vera na to. Na kung pwede akong gumawa ng video about. And busy ako nung time na yung vendors. Kaya hindi ako nakagawa. Before, isa talaga sa pinaka-tinatopic ko lagi, as always. Pero nung nagsimula na ako ng video ng Muscovy, na-focus ako sa Muscovy. Kaya sabi ko, magawa ako ng video. Kasi tulad sila Prince PH, di ko alam kung nanonood pa rin yun sa channel ko. Sila Ate Diaz, and sino pa, nakalimutan ko yung ibang nagko-comment about aloe vera. Nakalimutan ko na gumawa ng video. As in, sobrang tagal na. Siguro may 9 months na ba? Siguro 9 months o 10 months na ba ako ng yung huling video ko about aloe vera. Sabi ko, baka may ibang subscribers ako na gusto makita yung aloe vera na to. And vendors, ayun yung problema sa aloe vera pag nasusugat siya. Gumagaling din naman siya. Tapos napansin ko pa dito nung simula nung nilipat ko siya ay nagkaganyan na itsura niya. And siguro vendors, sa susunod, maglalagay ako ng tayo ng baka dito sa ibaba para sa kanyang nutrients, intake. Kahit kasi sabihin na desert plants, kaya nangangailangan din sila ng masustansyang lupa para sa mas maayos na pagtubo at sa mas maganda na pagtubo vendors. So ayun lang vendors, yung update ko muna sa aloe vera ngayon. Maglilipat pa ako ng ibang suwi. And alam niyo ba vendors, yung pagkakabili ko pala dito ay magkano ba to?
Ito yata 700 ba hindi? 700 yung gantong kalaking aloe vera. Giant aloe vera talaga siya na masasabi. Ay, Benders, pagkakabili ko na ito ay, 700, tapos may nabili pa yata akong dalawa na tito 200 pesos. Mukha nga akong sira nung time na yun. Alam mo, nag-crave ako nung time na yun kasi mahiling nga ako sa mga halaman nung time na yun. And nag-crave ako na magkaroon ng giant aloe vera. Nung nagkaroon na ako ng giant aloe vera, naging kung ano na ako, panatag na ako, na tipo nagsusuwi na sila, hindi ko naasikaso. And hindi ko nakukonsume yung dahon. Benders, ito pala yung edible na variety ng aloe vera. And yung ginagamit sa mga buhok, sa balat, kasi may iba-ibang klase po ng aloe vera. And this one is imported variety. Aloe vera barbadensis species siya. Kaya yung dahon niya ganyan kakapal. Yan, nakita niyo ba ang kapal ng dahon niya? Siguro nasa 2 inch or 3 inch. Yung pinaka-deep na itong giant aloe vera na to. Kasi nga giant siya, kaya ganyan kakapal yung kanyang dahon. Let's see. Oh. And nabili ko to kay Ate Meljen na prangko. Eh nakita ko lang dati yun sa post. Ang problema lang ako kasi yung ibang dahon niya parang namamatay. Ewan, kailangan ko siya kasi sa Avengers. Lilinisin ko yung part na to para makaano siya ng liwanag ng araw para hindi masyado masukal. Kasi baka mamaya mamatay to bigla dahil nagtatampo na. Dahil hindi maayos yung pagkakaalaga sa kanya. Lilinisin ko yung Avengers, yung gilid na to. Tatanggalin ko na lahat ng pwedeng tanggalin para maging maliwalas na siya and maging maganda rin siyang aloe vera Avengers. Thanks for watching, Avengers, and bibigyan kayo ng update sa susunod na pagkakataon sa mga aloe vera pa vendors, and thanks for watching. Dadamo natin to kasi ang kapalan ng Goto Cola na to, vendors. Ito yung Goto Cola na isa sa paborito ko rin na halaman, pero dahil sobrang labong niya na pati itong ano na to, sili, gusto ko nang bunutin ito. Ayun, kasi nga sukal-sukal na, pero putulin na lang natin guys para magsuwi siya ulit, magtubo siya ulit, sana magtubo ulit. Kasi useful sa amin yung silin na to nung panahong nagbubush to. Kasi Benders, baka mabulok yung pinakapuno nito pag laging na sisiano ng araw. Ay, hindi na sisinaga ng araw. Kaya sabi ko, kailangan ko siyang putputin. Aray. Ang sukal na kasi ng part na to. Ayan, Benders, okay na. Nakalinis ko na. Para makasagap ng maganda liwanag ng araw yung kanyang mga suwi. Pati yung pinakapuno. Tapos itong mga suwi dito natin ilagay para hindi masyadong mainit muna. Kalimitan, Benders, common lang sa mga bagong lipat na magpupula sila na parang mamamatay. Pero magsusurvive yan, Benders, believe me. Yan, okay na yan. Diyan muna sila, Benders. Diyan muna sipat nila ngayon. And sarado na natin tong ating net.